Hey guys, so papakita ko naman sa inyo ngayon paano magpalit ng brake shoe, no? Brake shoe ng Toyota Hiace or Toyota Grandia. Okay? Okay, so yan, tanggal na natin yung dalawang gulong. Yan. And dito, natanggal na rin natin. So, papakita ko sa inyo yung isang side lang. No? Dahil pag nagpalit ng brake shoe, is same procedure lang naman yun ang kaliwat kanan. Okay? Kailangan i-release mo yung handbrake para matanggal tong drum brake. Okay? So, medyo mahirap tanggalin yan dahil nakakapit. So, kailangan pupukin. Okay, so natanggal na natin yung drum brake. So ayan, makikita nyo na yung brake lining sa likod. Okay, so dito sa Toyota is medyo mas mahirap tanggalin yung brake shoe nyan kesa sa mga Nissan. So kailangan tatandaan mo yung mga pinapasukan lahat ng mga parts nya. No? Dahil once na magkamali ka dyan, magkakaroon siya ng pagbabago sa brake or maaaring makalas. Okay. Ayan. So yung mga pwesto nyan, lalo na itong lock, no? Itong lock ng adjuster. Okay, so kakalasin na natin yan. Ang una natin tatanggalin dyan is itong lock. And then mag-adjust tayo sa adjuster pabalik para mag-compress yung brake shoe. Okay? And then next, tatanggalin natin itong mga to. Ayan. And then yung sa ilalim, yung spring. Sa pagtanggal nito, huwag nyo lang sisikutin yung mga parts niya, no? Para hindi mabago yung bend. Once na nagbago yung bend niyan, hindi na yan maglalock doon sa adjuster. So huwag nyo sisikutin, no? Huwag nyo sisikutin ng hard. Okay, so natanggal na natin. Okay, so huwag naman tatanggalin itong nasa unahan. Okay. Then pwede mo na tanggalin yung sa handbrake cable. Ayan.
Okay, so natanggal na natin yung brake shoe. Yan, so ganyan na position yan. Okay guys, so ito na yung brake shoe natin. Ang position yung dun is ganito. Yan. And then ito yung naka-clip dun. Yung pinakahuli kong tinanggal. Ha? So kailangan i-adjust mo muna ito pabalik para madali mong matanggal itong spring na yan. Ha? Ngayon, para hindi ka malito, so isa-isa mo siyang papalitan. So unahin natin ito. Dahil dito sa Toyota, magkaiba ang ano yan, ang brake shoe. Hindi ka gaya sa Nissan, yung sa right pwede mo ilagay sa kaliwa. Yung sa right pwede mo ilagay sa left. Dito sa Toyota, magkakaiba yan. No? Kasi iba-iba yung guide niya. Yan yung mga yan. Okay, so iisa-isayin natin yan para hindi malilito. So dito muna tayo. Dahil mas madali. Ito lang dalawa yung guide niya. Okay, so tatandaan lang pagtanggal nito. Ayan, para hindi ka malito. Ayan. So, siyempre, punas. Okay. Ngayon, hahanapin natin yung kaparehas na. So, ito yung bago nating brake shoe. So, ito. Ito yung kapares niya. Ayan, kaparehas. Ayan. Okay. Ayan. So, ito na rin nakabit natin. May para hindi ka malito, pwede mong picturean bago mo kalas-kalasin. Okay. So, ganyan ang position yan. Okay. So, okay na tayo sa right side. So, dito sa left side, medyo mas mahirap siya kasi kailangan tanggalin mo yung mga lock. Huh? So, dalawang lock ang tatanggalin natin dyan. Okay. Nakita nyo na naman yung pinagbabawal na technique. Okay, sa mga sa kilos, no, kailangan meron kayo mga discarte. Okay. So, ito yung lock dito. Make sure na hindi nyo rin masisira yung lock. Kasi maghahanap pa kayo niyan, bibili pa kayo niyan. Kaya huwag nyo pupwersahin. Sisikotin mo siya ng maayos. Okay. So natanggal na natin yung lock. Pwede na natin iangat yan. Ayan. Okay. So, punas-punas. Okay, so ito na yung brake shoe natin. Ayan, so pareha sila. Kakabit na natin yan.
Okay, so nakabit na natin yung lock. Make sure lang na nakakapit doon sa groove. Okay. So okay na. Okay na rin yung kanan natin. Pwede na natin ikabit yan. Okay, siyempre sa pagkakabit, una ay may mga huling tinanggal. So, ikakabit na natin ito sa handbrake cable. Okay, so ayan. Okay, so wala akong katagahawa, kaya kabit ko muna yung isang spring dito sa kaliwang side. So sa pagkakabit niya itong spring, so ganyan position niya, no? Pag press mo nito, kailangan nakahawak sa likod yung kamay mo. And then press. Pag pumasok yan, yung kamay mo sa likod, kailangan i-twist niya para tumapat sa lock. Okay? So dito sa pagkakabit ng brake shoe, ang ingatan mo naman dyan is mabutas itong boots na to. So ito mga bumubutas dyan. So make sure na nakasentro to lagi. Dito. Ha? So may guide naman yan, kaya hindi kayo malin dito. Nandiyan siya baba. Then yung spring sa baba. So ang position niyan is pa ganyan. Pasaklob yung pinakalock.
Okay, so pwede ko na ilagay yung isang lock. Okay, so yung gusto yung muna ko tinanggal, kakabit na natin ngayon. Okay, so kompleto na. Kailangan double check mo lang kung meron kang mali na nagawa. Okay. So okay sa ilalim. Okay dito. Okay. Okay. So make sure yung mga spring nakasabit ng maayos. So okay na, pwede natin ilagay yung drum brake. Okay. So after nyan, mag-adjustment na tayo. Kailangan natin tanggalin takip sa likod. So dito na tayo mag-adjust sa likod. Okay, so pag nakuha niyo yung adjustment niya, pwede na ibalik yung cup sa likod. Make sure na binabalik to kasi kadalasan wala na to, no? Hindi na ibabalik. Okay, so okay na, higpitan na lang natin yan. Okay na yung project natin. Quality.